Mga anak, isasabihin sana ako sa inyo. At sana'y pakatandaan nyo ito mabuti, ha. Kung sakaling kami ay matatanda na ng mama ninyo, sana'y maintindihan nyo kami at mapagpasensyaan sa mga gagawin namin. Kung sakaling makabasag kami ng plato o makasagi kami ng pagkain sa lamesa dahil sa panlalabo ng aming mga mata, sana'y huwag nyo kami sisigawan, ha. Masyado na kasing maramdamin ng mga matatanda. Laging kinakaawaan ang sarili pag sila'y nasisigawan. At kung sakaling humina na rin ang aming pandinig at hindi na namin marinig ang inyong sinasabi, sana naman huwag nyo kaming tatawagin mga bini. Mabuti pa siguro pakiulit na lang ang mga sinabi ninyo o di kaya'y pakisulat na lang ito. Pasensya na mga anak, ha. Matatanda na nga kasi kami. At kung sakali namang hihina na ang aming mga tuhod, sana ay mapagtsagaan nyo kaming maalalayan. Tulad ng pag-aalalay namin sa inyo noon nung kayo ay natututo palang maglakad. Sana'y pagpasensyaan nyo rin kami kung inuulit-ulit namin ang aming sinasabi na parang sirang plaka. Sana'y patuloy nyo pa rin kaming pinakikinggan. Huwag sana kaming pagtatawanan o magsawang makinig sa aming mga sinasabi. Naalala nyo ba nung meron kayong gusto noon? Paulit-ulit nyo itong sinasabi sa amin ng mama ninyo hanggang maibigay ito sa inyo. At pagpasensya nyo na rin ang aming mga amoy. Kasi mag-aamoy matanda na kami. Pero sana huwag nyo kaming pipiliting maligo, ha. Mahihina na kasi ang aming mga katawan at madaling magkasakit ang mga matatanda pag sila'y giniginaw. Sana mga anak, hindi kayo mandiri sa amin, ha. Naalala niyo ba nung maliliit pa kayo? Madalas pa namin hinahabol at pinipilit pa kayong maligo kasi nga ayaw ninyo. Sana pagpasensyaan nyo rin kami kung kami magiging bugnutin. Siguro bahagi na rin ito ng aming pagtanda. Alam nyo, maiintindihan nyo rin ito kung kayo'y matatanda na rin. At kung may sobra pa kayong oras, sana makapagkwentuhan pa tayo kahit sandali lang. Kasi madalas na kaming maiiwang dalawa na lang ng mama ninyo at walang ibang makakausap. Alam kong busy na kayo sa mga trabaho ninyo, pero sana kahit walang katuturan ng mga kinukwento namin, sana pakinggan niyo pa rin kami, ha. Naalala niyo ba nung maliliit pa kayo? Madalas namin kayong pinakikinggan sa mga kinukwento ninyo. Kwento kayo ng kwento. At kung sakaling dumating na ang panahon na kami mararatay na sa higaan, sana ay pagtiyagaan nyo pa rin kaming alagaan. Sana ay pagpasensya nyo kami kung
maihi kami sa kama o ito'y madumihan. Sana'y mapagtiyagaan niyo pa rin kami na alagaan sa mga huling sandali ng aming buhay. Tutal mga anak, hindi na rin naman kami magtatagal. At sa oras ng aming pagpanaw, sana'y laroon kayong lahat kasama ng inyong mga kanya-kanyang pamilya, buo at nagmamahalan. At sana mga anak, ngayon pa lang lagi nyo nang pinahahalagahan at tinutulungan ng bawat isa. Sana'y sama-sama kayong hawakan ang aming mga kamay upang bigyan kami ng lakas para harapin namin ang aming kamatayan. At alam niyo mga anak, siguro sa makikita namin ito na kayo'y nagtutulungan at nagmamahalan, kami masayang papanaw. At alam na mga anak, huwag kayong mag-alala. Kung sakaling makikita na namin ang buong may kapal, sasabihin namin sa kanya na naway bigyan niya pa kayo ng lahat ng kanyang pagpapala. Dahil minahal niyo ang inyong mga magulang. Kaya mga anak, maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pag-aaruga at pagmamahal sa amin. Mahal na mahal din namin kayo mga anak. At maraming maraming salamat.